Welcome po sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-wiring ng variable frequency drive at kung paano mag-set up ng parameter para sa external controls. Gagamitin nating BFD ay isang Chinese brand po. Ang model number ay GLS-E-2S-0.7G. So ito po ay mabibili sa Lazada or Shopee. Manual po nito ay nakasulat sa Chinese. So, wala pong available na English version nito sa internet. So, na lang po ako ng paraan para ma-translate yung existing na manual to English. So, gamit po yung Google Translate. Okay, so simulan na natin. Gamitin po nating parts ay switch, 10k ohm na potentiometer at itong 3-phase na motor. Ang ating gagawin at may maglalagay tayo ng wire sa terminal na UVW. Susunod naman po ay kukonek natin sa BFD UVW. Sunod naman po ay ikakabit natin yung galing sa plug papunta dun sa line 1 and line 2 ng BFD. Gamit po ang default setting, dapat gagana na po siya. So, testingin po natin. Press lang po yung run, then rotate po yung knob. So, dapat mag-over na po siya. Ngayon po. Okay, so ngayon maglalagay tayo ng external switch at yung potentiometer para hindi na natin gagamitin yung keypad. Una na ng tatlong wire itong switch. So, isang sa forward. Tapos, itong sa stop or yung common nila, common terminal, tapos sa reverse. Tapos, yung potentiometer po, ayan, naka-wire na yan. So, terminal 1, 2, 3 lang po yan. Ito naman po sa terminal ng BFD, so ang gagamitin po natin ay X1, X2, tsaka ground para sa forward and reverse rotation. And then sa potentiometer, ang gagamitin natin ay yung itong ground AB1 tsaka plus 10 volts. Ikabit na po natin itong switch. So ito po yung galing sa switch. Nasa forward, so X, kabit natin sa X1. Mm-hmm.
Naman pong black, ikakabit natin sa ground. And then yung blue, ikakabit natin sa X2 para naman sa reverse. Po, buo na po yung connection ng ating switch. Ngayon naman, ikakabit natin itong potentiometer. So, yung unang terminal, ikakabit natin sa ground. And then yung itong terminal 2, yung input signal, ikakabit natin sa AB1. And then yung last terminal, itong output signal or yung terminal 3, kakabit natin sa plus 10. Ayan, testingin natin kung gagana. So, hindi pa po siya gumagana. So, naka-default pa rin po yung CPU. So, ngayon po, bababawin natin yung parameter ng BFD para po magamit natin yung external na control na kinabit natin. Lang natin itong PRG. Select natin is P002. Then, press enter po. So, yan po yung default. Bali, naka-panel run po siya. So, ang gagawin natin, ililipat natin siya para sa terminal run. So, ang terminal run niya ay nasa 1. So, lipat natin sa 1. Then, enter. Sa P003 naman po, ano po yan? Frequency reference selection. So, naka-default din yan sa panel potentiometer. So, ang gagawin natin, ililipat natin siya sa 3 para sa external na potentiometer. So, enter lang. Select yung 3. Enter. Then, press na po yung program hanggang sa bumalik. So, testing po ulit. Sa speed naman to, ito, subukan natin.